Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maayos na serbisyo para sa Ondas, iyan ang sisiguraduhin ng Manila International Airport Authority sa darating na paggunita sa araw ng mga patay. May kumpiyansang mataas rin daw na on-time performance o OTP ang papanatilihin ng airlines sa kanilang serbisyo sa publiko. Narito ang report ni Millie Borja. Kumpiyansa ang Manila International Airport Authority o MIAA sa kakayahan ng mga airline na mapanatili ang kanilang on-time performance sa Ondas. Ayon sa MIAA, tumaas ang rating ng OTP ng mga airline nitong Oktubre matapos umabot sa 80% ang peak nito noong Setyembre. Mayorya ng 13,519 flights na nag-ooperate sa NAIA sa unang 17 araw ng buwan ay nananatili sa OTP performance na 82.38%. Sinabi ni MIAA Officer in Charge Brian Ko na layo nilang mabawasan ang siksikan ng mga pasahero at aircraft movement sa pamamagitan ng tamang oras ng dispatching ng mga biyahe. Good news para sa mga kababayan natin sa Nueva Ecija at Quezon. Dahil ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC ay nakahanda raw na magtayo ng mga rice processing systems sa dalawang bayan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Magtatayo ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC ng 95.4 milyon na halaga ng rice processing systems sa Nueva Ecija at sa Quezon. Pumirma na ang PhilMEC ng kasunduan kasama si Muñoz Mayor Baby Army Alvarez at Nueva Ecija Provincial Government para sa pagtatayo ng RPS. Ang LGU ng Muñoz ay magiging recipient ng 61.4 million na RPS na may dalawang unit ng 12-ton recirculating dryers at isang 2 to 3 ton per hour na multi-pass rice mill. Tatanggapin naman ng Nueva Ecija ang 18 million pesos na halaga ng system na may dalawang unit ng 6-ton recirculating dryers at isang 1.5 ton per hour multi-pass rice mill. Lumagda rin ang Memorandum of Agreement ang PhilMEC sa Quezon Municipal LGU para sa 16 million pesos na halaga ng processing systems. Suspendido sa October 30 ang number coding sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ayon niyan sa MMDA. Magandang balita ito sa lahat sa mga nagbabalak bumiyahe ngayong holiday season. Kaya't inaasahang bibigat palalo ang daloy trapiko. Ngunit, sinigurado naman ng Metro Manila Development Authority ang pagde-deploy ng sapat na traffic enforcers upang ito ay masolusyonan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Sinuspindi ng Metro Manila Development Authority ang expanded number coding scheme sa araw ng barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, suspendido rin ang number coding sa All Saints Day sa November 1 at sa All Souls Day sa November 2. Sinabi ni Artes na bahagi ng plano ng MMDA para sa Ondas 2023 ang suspensyon ng Traffic Management Program. Halos 1,500 ang traffic enforcer ang ide-deploy sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa nabanggit na mga petsa.
Inanunsyo ng Department of Health o DOH ang inaugurasyon sa kanilang 159th Malasakit Center sa Surigao del Sur. Mas mapapadali daw nito ang paglapit at paghingi ng medical assistance ng mga kababayan natin sa nasabing lugar at mas magkakaroon pa ng mabilis na access sa pangkalusugan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Inilunsad ng Department of Health ang 159 na malasakit center sa Bislig District Hospital sa Surigao del Sur. Ayon sa DOH, magiging game changer ang nasabing malasakit center dahil mapapadali na ang paghingi ng medical assistance sa mga pasyente. Magkakaroon na nila ng access report ng mga pasyente para sa kanilang medical bills, lab fees at iba pang gastusin ang hindi na kailangan ng sangkatutak na requirements sa tumaan sa kung ano-ano pang ahensya. Dumalo sa naturang inaugurasyon sina Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health. Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, kainin sina Congressman Johnny Pimentel, Mayor Florencio Garay ng Bislig at Director Girly Veloso ng Malasakit Program Office. May plano at handa na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa nalalapit na holiday seasons upang maiwasan ang mabigat na daloy trapiko sa buong National Capital Region o NCR. Iyan ay bilang paghahanda nila upang masiguro na laging maganda at ligtas ang daloy trapiko kasabay ng dagsa ng mga tao sa sunod-sunod na holidays na paparating. Ano nga ba ang mga paghahandang iyan ng MMDA? Ating alamin sa report ni Millie Borja. Upang mapaghandaan ang inaasahang mabigat na daloy trapiko at dagsa ng mga taong mamasyal sa mga mall ngayong holiday season, ay nag-anunsyo na ang Metro Manila Development Authority ng bagong schedule para sa operasyon ng mga mall sa buong National Capital Region. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, 11 a.m. hanggang 11 p.m. na ang bagong mall hours sa NCR, nasisimulan mula November 13 at epektibo hanggang January 8 sa susunod na taon. Ayon pa kay Artes, nagkaroon na rin sila ng pakikipag-usap sa mga mall operators sa Metro Manila upang makatulong rin sa pagpapanatili ng kaayusan. Una na rito ay ang mga pagkakasundo sa mga mall-wide sales na maaari lamang tuwing weekends, habang ang mga store sa loob ng mall ay pinayagang mag-sale sa buong weekdays ngunit wala dapat na anunsyo sa publiko o advertisement. Ang mga deliveries naman ay maaari lamang mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. sa sumunod na araw, maliban sa mga perishable goods o pagkain. Kailangan rin na magpasa ang mga mall operators sa MMDA ng kanilang traffic management plans 2 linggo bago sila magkaroon ng anunsyo gaya ng sales. Kasabay niyan ay magkakaroon din muna ng pansamantalang pagsuspende sa mga proyekto ng MMDA na maaaring magdulot ng mabigat na trapiko. Dagdag pa ni Artes, isa rin sa mga paghahanda na gagawin ay ang pag-usad ng oras ng serbisyo ng mga traffic enforcer hanggang alas 12 ng gabi upang masiguro pa rin ang maayos na daloy trapiko. Siniguro naman ang opisyal na makatatanggap ng overtime pay ang mga traffic enforcer na maitatalaga. Department of Transportation o DOTR, handang magbigay benepisyo para sa ating mga POV drivers at operators. Isa daw dyan ay ang dagdag kabuhayan para sa kanila dahil na rin sa nais-isakato para na pagkawala ng boundary system. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Sa ginanap na 50th anniversary ng Office of Transportation Cooperatives o OTC, sinabi ng Department of Transportation na itutuloy nilang pag-uusap sa mga operator at driver upang sumapi sa kooperatiba para sa ikatatagumpay ng Public Utility Modernization Program o PUVMP. Maraming benepisyo raw kasi ang maaaring makuha ng mga ito at isa na nga ay ang kaligtasan ng mga pasahero, ang epesyenteng operasyon at dagdag na kabuhayan dahil mawawala na ang boundary system ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Dagdag pa niya, batid niyang hangad lang ng mga trooper ay ang maayos na hanap buhay sa kanilang mga pamilya at ganoon din naman daw ang hangad ng mga operator na maayos at ligtas na paglalakbay sa mga pasahero kaya dapat na sila ay magtulungan. Nasa 70% na rin daw ng mga POV operators at drivers ang nagkasundo at umanib na sa mahigit 1,700 na transport cooperatives sa bansa. Nag-extend naman ang deadline para sa consolidation ang DOTR kasama ang LTFRB hanggang December 31, 2023. Paghahanda naman para sa pagdiriwang ng National Children's Month na Talakayang Makabata Conference, dinaluhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Yan ay upang matalakay ang iba't ibang suniraning pangkalusugan na kinakaharap ng mga kabataan sa Pilipinas. Ating alamin ang mga detalye sa report na ito. Dinaluhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagrepresenta ni Assistant Secretary for Legislative Affairs Irene Dumlao ang ginanap na talakayang makabata kahapon. Ipinaliwanag din ni Assistant Secretary Dumlao ang iba't ibang programa ng ahensya upang matugunan ang problemang pangkalusugan ng mga bata sa Pilipinas. Ang talakayang makabata ay ang taunang conference para sa pagdiriwang ng National Children's Month sa Nobyembre. Ang conference ay dinaluhan din ng iba't ibang ahensya tulad ni na Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, Department of Health Division Chief Dr. Miguel Angelo Mantarin, National Youth Commission Executive Director and Chief Operations Officer Leia Villalon at marami pang iba. Number 1 sa Billboard Hot 200 ang kanta ni Taylor Swift na Cruel Summer. Matapos ang 4 na taon mula nung nirelease niya ang kanta. At Janela Salvador at Marcos Peterson muling nagkasama sa ginanap na 3rd birthday ng kanilang anak. Ang mga good news sa mundo ng showbiz alamin natin sa report ng ating showbiz angel. Nanguna sa Billboard Hot 100 ang kantang Cruel Summer ng pop superstar na si Taylor Swift 4 na taon matapos nitong i-release bilang bahagi ng album na Lover. Kaya naman sa isang short clip sa Instagram kasama ang Grammy-winning producer na si Jack Antonoff, labis ang tuwa ng dalawa sa naturang achievement. We just wanted to say thank you so much for making Cruel Summer a Hot 100 number one, and it's not even the summer anymore. It really means the world. It's like deep fall. I'm wearing a sweater. It's deep fall. We love you guys. Dito na ang 10 beses na nag-number one ang kanta ni Taylor sa Global Music Chart. Ang former chart topper namang Painted Town Red ni Doja Cat napunta sa second spot, habang number 3 naman ang kantang Snooze ni SZA. Samantala, sa iba pang balita, tila all is well that ends well na talaga para sa ex-couple na sina Janela Salvador at Marcos Patterson matapos itong muling magkasama sa 3rd birthday ng kanilang anak na si Jude Trevor. Sa Instagram ng aktor, ibinahagi nito ang ilang kaganapan sa Jungle Team Party ng anak. Habang sa isang post naman ni Janela, nakasaad dito na tila ang bilis ng panahon at sa isang iglap lang daw ay isa na siyang mommy ng 3-year-old kid. Paglalarawan pa niya kay Jude, charming, goofy, intelligent at talkative boy ito. Maraming netizens naman ang natuwa nang makitang muling nagkasama sina Janela at Marcos para sa kaarawan ng kanilang anak. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat ninyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang bagong itinayong Malasakit Center sa Surigao del Sur. Dahil alam naman natin ng mga kapwa nating Pilipino na nakatira sa mga malalayong lugar tulad ng mga kabundukan ay mayroong hirap sa pag-access sa ospital o sa mga isyung pang-medikal. Kaya naman isang malaking tulong ito upang mapadali na ang kanilang medical assistance and concerns na pang-medical. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahihang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Yeah.